Riders on the Wheels, eto ang sunod natin pag-uusapan ngayon, ang Flash 115 ng Rusi. Sa wakas, meron ng stock dito sa Rusi Olongga po. Ang tagal ko nang hinihintay ito para ma-vlog in person, para pakita sa inyo. Well, bigyan natin ng isang quick walk around, no? So, ito yung bike. Nakikita natin na maganda yung nilagay na gulong o goma na lapad ng Rusi dito. And of course, yung signature na mags ng Rusi, nakakabit pa rin. I think tawag nila dito is a power mags o Werpa mags. It's got some monoshocks in here. Nakatago eh. Pero monoshock na siya. Pagdating sa taillight, nakikita natin na LED na rin. And then kasama yung position lamp sa likod. Turn signal lights, LED na rin. So maganda yung pagkakagawa nitong underneath niya. Hanggang dito, all the way dito sa fender. And also you have a sporty look muffler. Disc brake. Itong likod. Ganda na rin yung setup ng footpex dito. Yan, kita nyo. Then ang good thing dito, sa underbone na to, meron pa rin siyang kickstart, no? And also, good news, mga brothers on the wheels, ito ay single overhead cam, no? So, timing chain po siya. Kasi, mapapahiya ang Rusi niyan pagka nilabas nila ito ng overhead valve, tapos FI, di ba? Mas maganda timing, single overhead cam siya. So, yun ang ginawa ng Rusi dito, no? Pinalitan nila ng makina na single overhead cam, which is good thing na bagay sa, na dapat talaga sa isang underbone sport style na motor. So, yan. And this is the disc brake sa harap, malapad. Ayan, and then ito kala mo ABS, pero alam ko ito yung ano niya sa ano yan, sa speedometer. Okay, going to harapan. Ayan, yung manguso. Akala mo aggressive, no? Akala mo pamang masungit na isda o shark na gano'n ang dati nga. So, ang gusto ko dito, hindi na tinadtad ng Rusi ng masyadong maraming sticker, no? Yung emblem na lang, which is ito yung mga nire-request ng karamihan pagdating sa emblem, no? Tinanggal na nila yung dilaw, pinalitan na nila ng silver. So, okay to Rusi, tamang-tamang buti ginawa niyong ganito, no? So, plus puntos ito na ginawang silver na lang yung emblem ng Rusi. Ganda, gusto mo to. Tapos yung sticker niya to, okay lang to. Optional naman yan kung gusto nyong palitan, eh, no? Turn signal light sa harap, LED, tapos dual layer yung lamp niya na headlight, na LED made na rin. So, yan. So, going through dito sa dashboard, so dito sa gauge panel, so combination to ng analog and digital speedometer gauge panel, no? So, I think may mga basic indicators lang ito. So, ito yung adjustment, nandito yung mga ano, indicators ng cambio, and start, left and right. Ano ba to? Isa ilaw pala to, no? Left and right, horn, high beam, low beam, lagayan ng side mirror. So meron ka ditong maliit na space para sa mga cellphone mo kung gusto mo mag-charge. USB outlet, standard na susiyan, wala siyang anti-tip system, which is okay lang, lagyan mo na lang ng disc lock, mag-a-park ka sa mga langaning lugar. So ito yung ilalim ng upuan, mga brothers, no? Almost wala ka ng paglagyan, siguro na pwede mo dito, kahit payong hindi kakasya dito, yo. Wala, maliit na, siguro wala ka malalagay, may siguro papers, hindi rin, so walang space. So I think yung ito yung tank niya, I think nasa ano lang daw to, sabi sa akin ng Rusi, nasa 4 to 5 liters lang to, no? Which is standard sa mga underbone motorcycle. Bearings niya okay din. Hindi ganun kalutong, no? May tama nga siyang lambot, which is okay pag halimbawang nasa implant ka, hindi kakalat yung bearings mo sa kalye, no? Yun yung manang gusto natin. So maganda rin yung yung quality na nilagay ng Rusi dito pagdating sa bearings. So, all in all, mga brothers, gawa natin to ng vlog and then pag-usapan natin. Okay? Pero